Pasisimulan ko po muna, yung ibibigay ko po sa inyo ngayon ay parang pang-inganyo, no? Dahil tama ba na nung nagkausap kami ni Labat, sabi nga niya doon sa letter niya sa aming DA secretary kay Secretary Piñol na yung mga problems na nangyayari ngayon sa ating mga kapatid na OFW, no po? So parang ang sinasabi niya, ano ba yung po pwede nating gawin para ma-encourage sila na bumalik na or magkaroon sila ng pagkakakitaan na po pwedeng tumumba sa kung ano man po yung kinikita ninyo ngayon. So dito po sa aking, sa pasimula, makikita ninyo Mushroom Tissue Culture Sport and Fruiting Bag Production. Pero ito po ay pasimula lamang kasi hindi natin matatouch po yung hands-on na component. Bago po ako mag-proceed, gusto ko pong pasalamatan yung lahat ng mga ahensya na tumulong sa akin upang ako po ay makarating dito. So una, syempre si Labor Attaché De La Torre dahil sa pag-invite po sa amin. Sa Department of Agriculture Secretary kay Secretary Piñol na kami po ay pinayagan. At sa Bureau of Agricultural Research po na sila yung nagpondo ng aking mga gustusin papunta rito. At ganun din po ang AFASI. Yung pong marireceive ninyo mamaya na mga brochures, videos, sponsored po yun ng AFASI. At kung mapapansin nyo po, meron tayong media na kasama mula sa Pilipinas kasi i-air po yan sa national television. So, through PTV4. Ang mag-agri tayo po, andito po ang ating director, si Sir Patrick Dapon. Okay. May nakalimutan ba ako? Kasama rin po namin si Ma'am Jeng, ang head ng ACD ng Bureau of Agricultural Research. Kung mapapansin nyo po, lagi kong sinasabi ang Bureau of Agricultural Research. Kasi ang Bureau of Agricultural Research po, ang nagpasimula at nagpahinog dito sa ating mushroom program. Kaya kahit lumalabas po ako ng Pilipinas, talagang all out po ang support nila. Sila po ang pumupondo sa aming mga research study para kami ay maka-generate ng mga technologies. At yung mga mature technologies po na generate namin ay ini-impart namin sa inyo para po magamit natin sa ating kabuhayan. Okay? Ito po ang aming Mushroom Technology Center. Siya po ang tumatayong National Mushroom Technology and Development Center sa buong Pilipinas at ito po ay matatagpuan sa Region 3. Sino po ang taga Region 3 dito? Oy, marami. Pero kung kayo man po ay hindi taga Region 3, marami po tayong tinraining na mga focal person sa lahat ng regions. From Cordillera to ARMM. So kung kayo po, later on, pag-uwi ay mangangailangan ng mga hands-on skills sa paggawa po ng mushroom, pumunta lamang po kayo sa mga DA regional offices at kayo po ay aasikasuhin nila. Okay. Unang-una, sabi nga, bakit ba mushrooms? Ano po ba sa palagay ninyo ang mushrooms? Kabute. Okay, tama. Ano ba ang kabute? Pagkain. Okay. Yun ang pagkain. Siyempre, level up po tayo, no? So, ang mushroom po, ito po ay isang uri ng edible fungi. O kaya yung napapakinabangan po na amag, no? Yung fungus po ay isang amag. Ito po ay lumalaki at kumukuha ng kanyang pagkain mula sa mga nabubulok na organic matter. Pagka sinabi nating naturally nabubulok, ano po halimbawa yon? Kahoy, dahon, dayami, saging, ano pa po? Okay, so kabisado nyo po ano, kung ano yung mushroom. Tama po yan. Ano po ba yan, gulay o karne? Bakit po gulay? Fungus nga eh, so hindi siya gulay, no? Pero kaya sinasabi po na gulay kasi itsura niya mukhang gulay. Yung iba naman, sabi nila pag naluto na karne, dahil lasang karne. Pero hindi po. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ano ba yung mga benefits na po pwede po niyong makuha dyan. Okay. So syempre, para po kayo ay makapagpatubo ng kabute,
kinakailangan po na makonsider natin itong mga iba't ibang factors. Hindi ko mo po sinabi natin na gusto nating magkabuti kahit saang lugar na lang yan uubra. Posibleng may mga kabuti po kayong nakikita rito sa Hong Kong, pero sa inyong lugar sa mga probinsya sa Pilipinas, ay hindi nyo siya makikita. Bakit po? Kasi nga, meron siyang mga requirements sa pagtubo. Ano yung una? O yan, very good. Temperature. May mga kabuti po na tumutubo sa malalamig na lugar, merong mga kabuti na sa mainit naman tutubo. Pag sa mainit na lugar po, yung pangmalamig, medyo mahihirapang mag-survive. So, yung una po is factor ng temperature. Ano yung pangalawa? Light. Bakit po importante ang light? Saan nyo ba kadalasang napapansin tumutubo ang mushroom? Sa? Madilim. Malilim. Ano pa po? Sa malamig. Ano pa? So, mamasa-masa na malamig-lamig, na madilim-dilim, ibig sabihin, ang mushroom daw ay mushroom-mantic pag madilim. Kayo nagsabi niyan. Okay. So, pero pong ano, mas maganda po ang tubo niya pag madilim, pero may mga panahon din po na hindi naman 24 hours talaga na totally wala siyang exposure sa light. No, makikita niyo mamaya doon sa mga slides na binibigay ko. Pero tama kayo, mamasa-masa, malamig-lamig, madilim-dilim. Yun po ang mushroom. Ang third po na factor ay ang humidity. Ano yung tinatawag natin na humidity? Ito po yung available na tubig sa hangin. So, nararamdaman nyo yon. Kapag malamig po ang panahon, minsan nasa form siya ng hamog, no? Pagka naman po mainit, yun yung sobrang kalinsangan ng pakiramdam natin. So, kailangan po yan ng kabuti. Ang pang-apat, syempre, pagkain. Dahil siya po ay isang microorganism, so meron siyang buhay, ibig sabihin, nangangailangan po siya ng pagkain para sa kanyang pagdami o kaya paglaki. So, mamaya ituturo po namin sa inyo, ituturo ko pala sa inyo ano ba yung mga iba't ibang food combination na kailangan para siya ay tumubo. At yung panglima, management. Kasi kahit po anong livelihood ang inyong pasukin, ito ay gagastusan ninyo, pero hindi po kayo mag-aalat ng time. Ang ibig pong sabihin, yung success niya ay depende rin sa magmamanage ng project. Kahit sabihin mong meron kayong mga apat na factor na yan, pag hindi po siya na-manage ng tama, baka po walang lumitaw na kabuti. Okay. So ito po, ipapakita ko sa inyo yung ilang mukha. Kilala niyo na ba itong kabuti na to? So, meron po tayong iba't ibang species ng oyster mushroom. Kung mapapansin nyo rito, ano ba yung temperature requirement niya? Nakalagay po dyan mula 24 degrees hanggang 30 degrees, pwede po siyang mabuhay. At yung relative humidity na 95 to 100%. Yung presence po ng light, ang kailangan niya, 12 oras na dapat hindi siya nasisinaga ng liwanag at 12 oras na may liwanag. So parang pinalipas mo lang ang gabi at pinadaan mo rin ang araw. Okay. Ito po, nababasa naman sa net, no? Ipabasa, gusto ko lang makita yung example ng mga growth parameters niya. So, ito po yung isang klase ng oyster mushroom din, gray. Yung iba po, mas distinct pa yung pagkakulay ng gray niya, mas malinaw. Halos magkakapareho po yan ng growth requirement. At ito pong pink oyster, nakita nyo na yan? Apo? Marami po ang nagsasabi na yung nakatikim po ng pink oyster mushroom, sabi nila, lasa daw bacon. Opo, yes. Lahat po ng nakatikim niyan. So iba, no? Parang flower. Okay? Meron din po tayong tinatawag na yellow oyster mushroom. At ito pong king oyster, marami ba niyan dito? Yan. Kasi siya po ay mas malamig yung temperatura na kailangan. Sa Pilipinas po, tutubuyan, bandang Baguio, Tagaytay, at saka kung saan man po yung highland na may malamig na temperature sa inyong mga lugar. Okay. Itong straw mushroom, kakilala nyo? Kabuting kidlat, sabi nila, kabuting payong, kabuting saging, kabuting dayami. Marami pong local name, no? Isa po siya sa pinakakilala sa atin kasi sabi nga, pag kumulog, kumidlat,
lumalabas ang mushroom. Bakit po kaya? Hmm? Temperature ano pa? Po? Natatakot kaya lumalabas. So ito, basically po sabi nila, kapag kada kumulog, kumidlat, yung pong nitrogen na available sa hangin na fi-fix. So once na ma-fix po yon, nagiging available siya na pagkain ng mushroom. Okay. Pero noong araw na hindi pa natin nadi-discover yung tinatawag na rapid multiplication technique through tissue culture technology, hinahantay muna natin kumidlat, tsaka tayo makakakita ng mushroom. This time po, mula Enero hanggang sa susunod na taon ng Enero, year-round po available ang ating mushroom. Ano pa po ang advantage ng tissue culture technique? Ibig sabihin, masiselect mo kung anong klase ng mushroom ang iyong pararamihin at dun po sa mga iba na namumulot lang sa tabi-tabi, nung pala ang napulot nila ay poisonous. So, yun po yung po pwede nating iwasan sa tissue culture. Kasi kilala mo kung anong species ng mushroom yung iyong pinaparami. Isa pa pong klase ng mushroom, ito yung pinamimerienda sa amin kanina ni Labat. Ang tengang daga. No? Ito po ay tumutubo kadalasan sa mga kahoy. So, baka tanongin nyo sa akin, baka pagkayan po ang pinatubo namin, eh paano ba namin lalagyan lahat ng puno sa aming paligid? No? So, ngayon po, meron tayong tinatawag na po pwedeng ang gagamitin ninyong substrate sa fruiting bag ay ano, sawdust. Opo, doon nyo siya ilalagay. Kaya lang po, dahil siya ay natural na tumutubo sa mga kahoy, yan po ay nagre-require ng mga 9 months to 12 months bago mag-flush ang mga bunga. Kaya, meron po kayong options kung anong klase ng mushroom ang inyong pararamihin, considering temperature, yung length po ng pag-flush ng fruit, at saka yung ease ng paggawa. Yun po yung mga i-offer ko sa inyo ngayon. Ito pong isa, ito po yung kasalukuyang lumilitaw ngayon na mushroom. Ang tawag po rito ay milky mushroom. Ito ay nag-originate po sa India. Alam naman po natin na ang India ay isa sa mga mainit na lugar. So, ang advantage po nito, lalo na sa atin na halos parang every year tumataas ng 1 degree yung init. No? So, ito po ay nagtatribe hanggang 45 degrees centigrade. So, sa mga panahon po na malamig, halimbawa yung mga bare months hanggang February, ang magandang patubuin po doon mga oyster mushroom. Pero pagdating po ng mainit na panahon, mahihirap ang tumubo yung oyster mushroom, nagkakaroon ng yellowing, ang ipasok po natin yung pang-warm na variety. Ano yon? Milky mushroom, straw mushrooms. So, yun po ang po pwede ninyong pagpilian. Ito naman po, mga nice to know. Alam kong kinakain nyo rin itong mga mushrooms na to. Ito po ay nag-originate sa Japan. Pero siya ay mas medicinal po yung kanyang gamit. Yung shiitake mushroom, marami po yan. Masarap, di ba? Okay. Ito po, pwede nyo rin patubuin sa inyong mga lugar kasi sino po ang taga Nueva Vizcaya rito? Ayan. Sa Nueva Vizcaya, madam, maraming tumutubo niyan. So, pwede nyo pong puntahan yung isang farm natin na malaki doon. Yung Lingzi mushroom, Ganoderma, natikman nyo na po ito? Hindi pa? Natitikman nyo na po yan. Ito po, pag pinatubo natin, kadalasan, hindi natin siya pwedeng iulam kasi sobrang pakla. Pero ang gamit po nito ay pang pharmaceutical kasi sa taas po ng kanyang vitamins, minerals, macro at saka yung ano po, yung micronutrients na available na sinasabi nga po na napag-aralan na ng mga medical students na kaya niyang i-prevent yung pagtubo ng mga cancer cells sa katawan. So ito po ay mas pang pharmaceutical ang gamit. So, yan po, no? Itong white button mushroom, natikman niyo na po yan? Okay. Gusto niyo po magpatubo niyan? Kailangan nyo po ng malabig na lugar. Okay? Okay. Ano ba yung potential ng mushroom? Sabi nga, ang dami-daming pwedeng agribusiness
na nating na pwede nating gawin. Pero bakit ba mushroom? Ano ba yung nakikita natin na potential niya? Ang mushroom po, sasabihin sa iyo, bakit ba kasi kung magbebenta ako ng mushroom sa iyo, mamaya tatanungin sa iyo nung pinagbebentahan mo. Bakit ba dapat kong bilhin ang mushroom mo? No? Bakit? Tatanungin sa iyo, bakit hindi karne ang bibilin ko? Bakit hindi itlog? Bakit hindi manok? So, pwede niyo pong sabihin ito. Halos lahat po ng mushroom ay nagtataglay ng vitamins at saka minerals. So, kumpleto po siya halos sa vitamin B complex. Meron siyang vitamin D, vitamin H. Ito pong nakakolor na potassium, iron at saka calcium, yan po ang isa sa pinakamataas na minerals or vitamins na meron po sa kanya. Kasi po, ini-study po namin yan, pinapatest po namin sa food laboratory ng PhilRice. At nakita po namin, sabi ko kasi noon, ang sabi nila ay nutritious food ang mushroom, no? Pero ang malunggay, ganun din ang sabi nila. Kaya lang, yung mga ibang pagkain po na mataas ang nutrient, minsan kapag ka na-expose na sila sa init or pinroses na, biglang nagdi-disappear yung nutrient. Diba? Nawawala po. So gusto ko rin tignan sa mushroom yun. Baka naman mamaya hanggang fresh lang siya ganun. Ang maganda po sa naging findings namin, dahil kami nga po ay connected sa research. So buhay namin talaga ay research. Kaya kapartner po namin ang BAR, Bureau of Agricultural Research. So tinignan po namin, kung ito bang mga mushroom na to ay ipoprocess ko, mawawala kaya yung nutrient niyan? Baka pagka binilad ko, wala naman na. So yung ano yung sinasabi ko pa sa mga tao na mataas, ang vitamins, minerals niya. Ang masaya po, dun sa kinalabasan ng aming research, the more po na pinoprocess mo siya, mas lalo pong nagko-concentrate yung level ng nutrient. Yung dati pong potassium, akala namin nun banana ang may pinakamataas na potassium. Hindi po pala. Mushroom po, nataasan niya ng 2 beses. Okay? Ganon din po ang iron, gayon din ang calcium, at saka po yung mga ibang nutrient. So kung ikaw po ay magbi-business nito, ke-fresh yan or process, kanino mo yan pwedeng dalhin? So kung gusto mo magbenta ng ganyan, pwede nyo pong targetin ang mga public schools na may mga matataas na malnutrition rate at sabihin nyo lang na ito ang tinataglay na bitamina ng mushroom, madali nyo po siyang ma-out. Hindi lang po yun. Kasi ang dami po ngayon, dahil po dun sa pagkakaroon natin ng organic agriculture, nagising po yung diwa ng bawat Pilipino na kinakailangan kumain ka ng natural kung gusto mo pong humaba yung buhay mo. So marami na rin po ngayon ang mga health conscious. Okay? Ayan. So isa po sa potential niya yun, ha? Presence ng vitamins and minerals. Doon po sa mga nakalista kanina, para ka nang umiinom ng multivitamins araw-araw kung ikaw ay kakain ng mushroom. Ano po yung pangalawang potential niya? Kasi sa amin po, lalo na sa Central Luzon, di syempre, rice granary po yun, ano? Pagka nagpunta ka doon, minsan pagkagiikan, makikita mo, ang daming rice straw sa paligid. Wow, sabi ko, marami na namang substrate para sa mushroom. Abay, 2 oras lang po ang nakalipas, wala na akong nakitang rice straw. Usok na, no? Sinindihan lang ng isang palito, usok na. Kaya sabi ko, ano bang presentation ang kinakailangan kong gawin para maintindihan nila kung gaano ba kalaki yung nawala sa kanila nung sila ay nagsunog ng rice straw. So ito po, according po sa PhilRice, ang isang ektarya pala ng lupa na tinataniman ng palay ay kayang mag-generate ng 3.9 tons ng rice straw. Ibig sabihin, kung gaano kadami yung grains ng palay na po pwede niyang aningin sa isang ektarya, ganun din po kadami yung rice straw na kaya niyang ma-generate. So pag ito pong mga rice straw na to ay i-convert natin sa paggawa ng mushroom fruiting bags, kaya po niyang makabuo ng 15,600 pieces na mushroom bags. At dun po sa presyuhan na 20 hanggang 25 pesos, kaya po niyang magbigay ng
312,000 pesos. Mas malaki pa, sino po ang may mga palayan dito? Okay, so alam niyo, 'di ba? Sa isang hektarya, ilang ba ang naneneto ninyong palay? Pa? O sabihin na natin na clear ang panahon, hindi bumagyo, hindi nagtagtuyot, o ano, ilan? 150 kabans, tanggalin nyo yung gastos, ilan ang neto? 80 kabans, magkano po ang bilihan? Ilang po lumalabas sa isang kaban na bili? May 1,000 ba? So, pag pinag-plus-plus mo po siya, umabot ba ng 50,000 ang neto ninyo? Meron naman po. Yun, ikang hindi ka bumili ng inputs na inutang mo. Di ba? Kasi kadalasan, uutang ka ng pambili ng inputs, by the time na aanihin mo, napunta na lang pala dun sa inutangan mo ng input, pati puhunan. So, ikaw nagtanim ka lang. Ang natira po sa inyo ay dayami. Sinunog nyo pa. So, nawala. Okay? So, ngayon, ito po yung potential niya. Sabihin nyo nang kumikita kayo halimbawa ng 50,000 na neto sa isang hektarya ng lupa. Sa bathroom po, yung mga lumitaw na tawag dito, na dayami, kapag ka po siya ay kinonvert nyo sa mushroom fruiting bags, kaya po niyang magbigay ng potential sa inyo na 312,000 sa isang taon. Ngayon, kung sakasakali naman po, na meron kayong ibang pinagagamitan ng dayami, halimbawang ito ay pinapakain ninyo sa hayop, may alaga kayong baka or anuman, ito po yung mga level pa rin na pwede ninyong kitain. Kahit na 1/4 lang po nung dayami ninyo ang ginamit nyo, makakakuha ka pa rin ng 78 hanggang 97,000 pesos. No? So yan po yung halaga nung nawawala. Ano pa po yung potential niya bilang enterprise? So, unang-una, napakababa po ng kanyang capital investment. Bakit? Ang mga pagkain po niyan kasi natural na nabubulok sa paligid. Hindi kagaya na halimbawa, gusto mong mag-business ng itlog na maalat. So, hindi ka magkakaroon ng itlog na maalat kung wala kang itlog. Tama. So, yung itlog po, oh, tama, kung may itik ka. Minsan, ang pinanggagalingan po ng raw materials nyo ay nasa malayo pa. So, yun po yung mga titignan natin. Unlike pagdating po sa mushroom, sabi nga natin, kakalat-kalat dyan yung mga raw materials, pwedeng pong yun ang inyong pasimulan. No? So, kaya po napakababa ng investment. Ano pa po yung isang potential niya? According po sa Food and Agriculture Organization, 90% po ng mushroom na kinakain ng mga Pilipino ay imported. Ibig sabihin, ano po? Ano ibig sabihin na ini-import? Kulang yung ating sinusupply. Kulang yung ating sinusupply at merong mga Pilipino kumakain ng mushroom. So, yun po ang ibig sabihin niyan. So, yung production materials niya po ay mainly agricultural waste. Yung skills po sa pagpapadami, madali nyo lang matututunan kasi nga po itinuturo namin yan sa inyo hands-on. Pag kami po ay nagbigay ng training sa inyo, bawal po yung hindi kayo ang gagawa. Pinupokpok namin ng stick, joke. So, kailangan, meron po kaming mga participant na talagang hindi tungtong ng school, kaya po niyang gawin. Kasi nga hands-on yung approach natin. At syempre, dahil iniiwasan na po natin yung pagsusunog ng mga raw materials na yan, nakakatulong po tayo na i-save yung ating environment. Okay. Ito po, mga bagay na kadalasan hindi po na ibibigay sa mga training. Yung mga technical know-how po sa training, actually makikita nyo yan sa YouTube. Ang dami na po ninyong materials na pwedeng i-access. Marami na rin pong na-training na tao na kayang magbigay niyan. Pero may mga ilang punto po na hindi sila naidadagdag doon sa, na dapat ninyong malaman. Okay, unang-una, ano ba yung industry situation ng mushroom sa Pilipinas? Kasi sabi nga natin, kayo po ay uuwi, gusto nyo mag-engage ng mushroom. So tingnan muna natin, may laban ba ito kung ibibusiness natin? Ito po yung production trend.
Mula po year 2000 hanggang year 2013, according po ito sa Food and Agriculture Organization, yung level po ng production ng mushroom sa buong mundo ay pataas. Tama? Nakikita nyo, pataas. Ano ba ibig sabihin ng pataas? Marami ang nagpo-produce. So kung tuloy po na dumataas yung pagpo-produce, ibig sabihin, marami rin ang nagde-demand. Okay, so positive po, no? At dito po sa mga country na to, lumilitaw na ang may pinakamataas po na production sa buong mundo ay China. Given yun. Kasi halos parang ang China, siya yung merong lahat ng klase ng temperature na po pwede sa ganyan. Pero, pagdating po sa pag-export, hindi po China ang nangunguna. Ano ang ibig sabihin nun? Yung kanilang pinoproduce, karamihan po ng pinroduce nila, sa local lang din nila na ibebenta. Maliit lang yung kanilang surplus. Di po ba? At sa ating mga kapitbahay na bansa, mapapansin niyo po ang nakapasok lang ay Indonesia at ang Vietnam. Pero kung ikukumpara niyo po siya sa level ng production ng ibang countries like Poland, paganyan, bariyang-barya lang po yung pinoproduce ng ating mga kapitbahay na bansa. Ito po. Yan yung mga kapitbahay natin. Pansinin nyo naman po yung Philippines. Nakakatawa po, pero yan yung masakit na katotohanan, di ba? Ano yung trend? Mula 2010 hanggang 2013, pababa. Pero sabi sa data kanina, maraming tumataas yung production. Ibig sabihin, maraming nagdi-demand. Pagdating sa Pilipinas, pababa. Nasaan po ang problema? Palagay nyo. Ha? Saan po? Management. Bakit po kaya? Hindi sila skilled. Okay. Tama. Tama naman po yung sinabi ninyo. So, kaya, papakita ko muna to bago ako magkwento ulit. Ha? Dito, base po sa data ng PSA, yung Philippine Statistics Authority, ang nangunguna po sa production ng mushroom ay nasa Calabar Zone. So yan yung sa Region 4A. Tama? At pinapangalawahan po ng Central Luzon. Pero alam ko ngayon mas mataas na ang Central Luzon. Wow, kasi andun po ako, joke. Ang Bicol Region, nakalagay po rito, guhit lang. Hindi naman po nangangahulugan na sila ay walang mushroom. Ang Bicol Region po kasi, sa sobrang liit po ng kanilang production, eh alam niyo naman natin, ang PSA, meron po siyang level na parang dapat pag umabot ka sa ganitong volume, tsaka lang namin siya i-re-report. So pag hindi po umabot sa ganung volume, hindi na nila nire-reflect. Pero hindi naman po ibig sabihin na sila ay negative talaga. So hanapin niyo po kung saan region kayo nakakapaloob at makikita niyo na talagang single digit lang po ang nakalagay, no? Pagka po nakita niyo na ganyan, ano ba pumapasok sa isip niyo? May laban ba? May potential ba kayong pasukin? Kasi wawala eh, kakaunti oh. So pagkakataon niyo na po 'yan. Huwag na kayong makipagsabayan dito sa mga nauna rito kasi ito po pwedeng labanan 'yan, no? Yan po yung mga opportunity ng bawat isa sa atin. Okay. Ito po mga ilang malakihang nagpo-produce po ng mushroom doon. Pero sabi natin malakihang nagpo-produce, pero hindi pa rin po talaga sila ganun ka laki. Kagaya niyan, ito 12,000 pieces isang buwan. Tingnan niyo po kung saan nakakarating. 60% po nung 12,000 na pinoproduce niya, pinapabunga niya. Tapos yung pinagbungahan niya, binebenta niya sa Balintawak, sa Bulacan, yung nagpo-process doon. And then yung iba, meron po siyang mga pinagbebentahang ilang municipalities. Yung sa Lupao Nueva Ecija, ganun din po. Ito naman, 4,000 lang ang level ng production niya. So meron po siyang binebentang pinapabunga na fresh.
meron siyang binebentang bags, meron din po siyang binebenta sa processor. Bakit ko po siya iniisa-isa? Kasi mamaya makikita nyo na ang mushroom production pala ay hindi lang siya isang business. Marami po siyang business segments na pa pwede nyong pasukin. Pwede mag-concentrate ka lang sa isang portion na to. Yung iba sa inyo mag-concentrate dito. Kaya po natin siya hinahati-hati kasi ang dami pong opportunity na pwede ninyong pasukin sa mushroom. So ito po mga kahawig din ng mga nauna. Ito rin po yung mga ilang processors na natin ng mushroom. Sila po ay ating mga na-training din. At ito yung mga lumalabas na mga naging successful. So dito po, makikita ninyo, iba't ibang klase ng mushroom ang kanilang pinoprocess at ang mga produkto po nila ay lumalabas hanggang sa ibang bansa na. Ang advantage po ngayon, pag ikaw ay nag-business, hindi na kagaya dati na bit-bit mo yung product mo at ikaw ay naglalako sa mga palipalengke or bahay-bahay. Ngayon, gawin mo yung product mo, picturean mo, sabay smile, ipinost mo sa FB, masarap ito, bumili na kayo. Mamaya niyan, ang dami niyo na pong order. Maniwala kayo sa akin. Tama? Eh kasi yung picture niyo lang eh, may mga nagla-like yung product pa kaya. Di po ba? Okay. Ito po yung sa economic analysis. Kinakailangan po, pagka po tayo ay pumasok sa isang business, gawin talaga nating business. Bakit ko po siya binibigyan ng emphasis? So kung ikaw po ay nagbi-business, mabawi mo man lang yung ginastos mo kahit hindi ka muna siguro tumubo or hindi, oo, wala man lang bumalik sa'yo na kinita, pero dapat naman yung in-invest mo ay hindi naman sana mawawala. Di po ba? No. Ayan. Dahil po siya ay business, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano ba yung mga po pwede nating pasukin pagka kayo po ay nag-mushroom. Ito po ang mga main functions kung kayo po ay papasok sa mushroom business. Una, syempre, kailangan mo ng mga substrate na available. Tissue culture, spawn, mag-i-inoculate ka. Yan pa lang pong area na to, ito pa lang pong square na to ay business na. Mahirap po mag-business pag wala kang source ng raw materials. Ang pinagkaiba po halimbawa, ito ay iku-compare ko lang sa computer business, ano? Ang computer business, merong nagsusupply ng yung mga chips para sa video card, motherboard, tornilyo, ganyan. Monitor, yung iba ina-assemble na lang po. Pero iba-iba ang pinanggagalingan niyan. Di po ba? Hindi yung kung sino halimbawa, siya gumagawa ng computer, hindi po lahat 'yan gagawin niya. Kung hindi ilang pung taon bago siya matapos. So sa mushroom, lumilitaw po siya, kaya lang ang nangyayari sa kasalukuyan, akala naman kasi nila pag naka-acquire sila ng training ng mushroom eh may trade secret. Wala naman. Akala lang po nila may trade secret. So yung iba, sinisimulan pa lang, gusto ng imonopolyo. Di po ba? So ang nangyayari no, kapag kami no-monopolize niya yung production, masyado pong maliit yung nagiging scope niya. Maliit lang. Okay? So yan po yung isang segment. Pwede kang, halimbawa sa lugar ninyo, may mga bata po na mga out of school youth. O sige, basta gawin mo lang na available dito yung mga sodas na yan, raw materials, bayaran ko sa inyo ng tigpa 5 peso siguro kada sako. May business yung bata at the same time, ikaw hindi ka nahirapan kung saan nag-iikot na maghanap ng raw materials mo. Ang pangalawa po is yung, eto na yung cultivation. So yan na po yung paggawa ng mga fruiting bags. Ang sinasabi ko dito, itong unang segment, pwede kayong spawn producer lang. Diba? Sino kayo ng market mo pagka ikaw ay spawn producer? Itong mga nagpo-produce ng bags. Kasi alam nyo po sa amin, kaya ko siya sinasabing isang segment ng business. As far as Ilocos Sur, Ilocos Norte, dumadayo po sa amin sa Mushroom Center, humahanap lang sila ng binhi. So ibig sabihin, gusto nilang mag-produce ng mushroom pero hindi sila nakaka-produce ng binhi.
Ano ang dapat po na nakikita ng bawat isa sa atin doon? Dapat market-driven. No? Kaya ko po siya binuo eh. Dapat market-driven. Halimbawa, sabi mo kanina, halimbawa sinabi ninyo, doon sa mga mushroom na inilista kanina sa PowerPoint, ang gusto kong paramihin ay oyster mushroom. Noon pala, ang requirement ng market mo ay straw mushroom. So, ibig sabihin, hindi nagmamatch yung pinoproduce mo doon sa demand nung iyong end market. O baka naman mamaya, magpa-process ka ng produkto, produce ka ng produce ng cookies, noon pala, ang demand ng market mo ay noodles. Totoo po. Kasi dyan po tayo nagkakaroon. Actually, ito pong mga pinipresent ko sa inyo, hindi nyo po ordinarily makikita sa ibang ipinipresent dahil ito po ay in-study ko nung ako ay nag-masteral at nag-doctorate. So, ang layunin ko po noon ay tignan alin po sa linya na to nagkakaroon ng bottleneck at ano ba yung mga area na dapat nating ayusin para mas ma-improve po yung industry. Yung third po ay processing. So once nakaproduce ka na ng bag, ang po pwede pong market nitong bags na to ay yung mga nagbebenta ng fresh o kaya yung mga nagpo-process. So ikaw, po pwede po na hindi ka gumagawa ng spoon bag, hindi ka gumagawa ng fruiting bags, bumubili ka lang ng fresh fruits, ng mushroom, at yun ay inyong ipinoprocess. Meron naman yung iba, hindi po siya gumagawa lahat ng mga yun, nagko-consolidate lang siya ng product. Business, ano na rin po yun, opportunity. Okay? So dito po, pinapakita lang sa kasalukuyan, itong mga operators, lahat po ng segment ng mushroom industry, halos pinasok nila. So walang specialization. No? Kaya ko rin po yan binabanggit sa inyo, may case po sa amin na sabi nila, "Ma'am, pwede mo bang ituro sa akin yung trade secret ng business ng mushroom?" Wala po ako nililihim. Sabi ko, dahil ako personally ay hindi nagbi-business ng mushroom, dahil ako yung nasa government, no? Conflict of interest yun. Kaya lahat po ng dapat ninyong matutunan ay ituturo ko sa inyo. So ayaw niyang maniwala. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo po na mas mapagaan yung inyong pag-business ng mushroom, kinakailangan mag-specialize ka lang dito sa mga segment na ito. Kasi mamaya po, pag nagka-error ka dito sa isa, madadama yan hanggang dulo. Ayaw niyang maniwala. So, anong nangyari? Naapektuhan yung kanyang marketing. So, ganun po yung tinitingnan natin. Okay? So, ito na, kapirahan na po. Sana yumaman tayo lahat. Cost and return. Dahil sabi ko nga kanina, iba't ibang segment, ay iba't ibang level ng business ang pwede ninyong pasukin sa mushroom. Unahin po natin na ano ba yung cost and return kapag ang iyong fruiting bags ay ikaw din ang nagpo-produce. Okay? So, base po rin sa aming mga computations, pagka po ikaw ay nag-produce ng bags ng mushroom, kinakailangan mo po ng 12 pesos and 59 centavos. Pag sinabing 12 pesos and 59 centavos, kasama na dyan yung binayaran mong nag-haul ng substrate, nagpakulo, yung iyong tubig na ginamit, yung kuryente, yung posporo, lahat-lahat, binilang po natin. Pati yung labor nung gumawa nun, naka-factor in po dyan. So, lahat-lahat po ang puhunan ay 12.59 per bag. Pero para ikaw ay makaproduce ng isang kilo ng mushroom, dahil ang mushroom po ay parang bulak, di ba? Pag tinimbang mo siya, magaan. Pero ang dami-dami na niya. So, ang mushroom po, para ikaw ay makaproduce ng isang kilo na bunga ng mushroom, kailangan mo ng 2 bag at kalahati. So, ibig sabihin, para makaproduce ka na 1 kilo ng bunga ng mushroom, magkano dapat ang puhunan mo sa bag? Ha? 12.59 times 2.5.
So, dapat meron kang pinupuhunan na almost 31 pesos. Yung 31 pesos na pinamuhunan mong pinambili ng bag para makaproduce ka ng 1 kilo na bunga, ibebenta mo siya, average po ay 1.48. No? Sa Bicol po, 300, 350, 500, 700, 1,000. Yan po, kinompute namin dun sa lugar na marami na talagang nagma-mushroom. No? So, namuhunan ka ng 30, nakapagpabunga ka ng 1 kilo, 148 pesos ang halaga, inalis mo po yung gastos mo na 31 pesos, magkano ang iyong naneto? 117. Anong ibig sabihin yan? Meron kang return on investment na 378%. Ano po ang ibig sabihin nitong ROI na to? Sa bawat piso na pupuhunanin mo, yung piso pumupo na yon ay magbabalik sa'yo ng 3.79 pesos kung ikaw po ay magpuproduce. Tingin niyo po, kaya niyo yon? Very good. So, uuwi na po kayong kasama namin. Sino po ang sasama sa akin? Okay. No. Isang segment pa lang yan. No? Yan po ay kung ikaw ang magpuproduce ng bag. Siyempre, marami. Ano po yan eh? Ang kalaban nyo lang naman dito, yung tiyaga mo. Kasi marami pong level ng ano yan. Preparation, magtatadtad, maghahakot, magpapakulo, maglalagay ng binhi, mga ganun po yan eh. No? Pero yun ang sinasabi ko na po pwedeng balik sa'yo. Yung isa naman, magkano po yung cost and return kung ikaw ay magpuproduce at magbebenta lang ng fruiting bags? Eto yung gumawa ka ng fruiting bag, hindi mo siya pinabunga, ibinenta mo rin siya na fruiting bag. So, pwede rin business yun, di ba? So, dito naman po, sabi ko nga, 12.39 ang cost mo to produce one bag. Ang panakbuhang presyo po ngayon ng fruiting bag ay 25 pesos. So, simpleng mathematics lang po, ima-minus natin yung pinuhunan mo, merong balik sa'yo na 12.61. So, dito naman, ang ibig sabihin, ang bawat piso mo ay magbibigay sa'yo ng piso din, tsaka 2 cents. Alam niyo po sa bangko, pag kayo ay nag-invest doon ng 1 million, 300 to 400 pesos sa 1 million po ah, na ipinasok nyo. Ang pinag-uusapan natin dito sa piso, bawat pisong ini-invest nyo, ito po ang po pwede niyang ibalik sa inyo. Ibig sabihin, 100%. Okay. Ngayon, ito po ay kung papasukin ninyo yung buong segment. Mula sa paggawa ng binhi hanggang sa pagpapabunga po, no? So dito, kaya po kayong bigyan ng 809 o kaya 236% po yung pinakamababang reflected na return hanggang 809%. Sa bawat piso, pwede po siyang kumita ng 2.39 hanggang 8 pesos. Sa bawat piso. Laki po. So, mataas po siya. Kung ikukumpara nyo po sa mga ibang businesses. So, yan yung dapat nating tignan. Kasi yung mga businessman, minsan pag kinausap mo, magkano ba kikitain ng piso ko dyan? Pagka sinabi niyang, ano lang, 2 cents, maliit. Back out siya. Pero dito, pagka nakita niyang nadoble yung pera niya, is malaki po yung potential. So, ito po, bukod po rin sa business ng pagbebenta ng bunga, pagpuproduce ng bag, pagpuproduce ng binhe, business angle pa po sa mushroom ay yung hindi ka gagawa lahat ng mga yon, bumibili ka lang ng fruit, pero nagpa-process ka. Yan. Ito pong mga naka-reflect dito, sisig, burger patty, yema, pastillas, ilan lang po yan sa mga kilalang product at commonly minamarket na sa atin sa Pinas. At dito po lumilitaw na sa kanilang pinupuhunan ay umaabot din po ng 808, no? 512, 236, 478 hanggang 808% yung balik sa kanila.
So, pwede rin po kayong kumita dyan. Nagpa-process lang kayo ng bunga ng mushroom. Ngayon, sasabihin nyo mamaya, eh ano po bang mga prada kasi yung gagawin ko para sa mushroom? Diba? O, mamaya po, makikita nyo. So, dito, ganun din po yan. Parang naulit lang. Mamaya po yung mga products, ha? Dito naman tayo. So, nakita nyo na po. Naniniwala kayo na attainable yung ganung pwede nyo kitain? So, ito po ang production stages. Una, dapat yung substrate mo po sa pagpaparami ay available. And then, pagkaya available na po siya, magpuproduce ka na ng binhi. Yung spawn na tinatawag ay binhi. Pag may binhi ka na po, pwede ka na mag-produce ng fruiting bags. At pag may mga bags na ready na yan for shelving, hanging, para mapabunga, depende sa klase. So, kung may fresh fruits, magpuproceed po yan sa processing at marketing na po ng fresh and processed na product. Okay? So, ito po yung stages niya, paggawa ng pure culture, subculture. Hindi ko na po siya i-elaborate ng husto sa inyo kasi baka abutin tayo ng alas 9 ng gabi. Anyway, yung proseso po nito, makikita ninyo sa YouTube. No? Kinover din po yun ng ating mag-agri tayo, tsaka ng DA Bar. Kahit po paulit-ulit nyo po siyang panoorin hanggang sa matutunan nyo yung proseso, makikita nyo po yan doon. Okay? So, ito po yung itsura niyan. Una, kinakailangan meron kang source ng mother culture. Ano yung tinatawag natin na mother culture? Ito po yung panimulang binhi. O kung halimbawa sa lugar namin, sa itaas ng bundok, walang-wala ako makukuhanan ng mother culture. Ano ba ang gagawin ko? Slicing ko ba yung nanay ko? Siyempre, hindi. Kailangan nyo lang po ay source ng kabuti na alam nyong nakakain. So kapag kayo ay may kabuti na, dahil siya po ay microorganism, kukuha po kayo ng tissue ng kabuti at ilalagay nyo roon sa pagkain. Makikita nyo po mamaya kung ano yung mga pagkain na pwede. No? So, kapag ka po kayo ay merong mother culture, itong mother culture na isang bote na to, ay kaya niyang maglagay sa iba pang bote ng 30. Yung 30 bote na yan, kailangan niyang, ay makakapaglagay siya uli sa tigta 30 bag, so 900, at tigta 30 bag uli na fruiting bags. Bakit natin ito ginagawa? Sabi nga po natin, ang approach natin ay tissue culture rapid multiplication technique. Pag ikaw ay laging nagpo-produce ng mother culture, at 30 fruiting bags lang po ang malalagay niyan, ibig sabihin, wala kang ginawa kundi magluto ng magluto noon. Ito po ang pinaka-sensitive na part kasi yan po yung nagpaparami ka ng culture. Ang kalaban din yan, dahil microorganism siya, ay yung iba pang microorganism na nakakalat sa hangin, sa tubig, sa pinaggagawan, at dun sa trabahong, ay taong nagtatrabaho. Kaya po natin siya pinaparami, para kung ipoproduce mo na po, eh maramihan talaga yung pang-commercial na. So, meron ka na po magiging available mula rin sa pinakamaliit na tissue nakuha ninyo. So, ano po yung mga kailangan nyo? Ito lang. Para po kayo ay makagawa ng pagkain ng mushroom na artificial, kailangan nyo sa 1 liter ng distilled water. Pag sinabi pong distilled water, huwag kayong gagamit ng ibang tubig. Huwag mineral water, huwag tap water. Bakit po? Base po sa mga studies na kinandak namin, ang distilled water po siya yung pinakasala na filter yan. Ang mineral water po, marami rin po siyang mga contaminants, mga marami pa rin po siyang impurities na po pwedeng makaapekto doon sa pagtubo ng ating mushroom. So, yung common na pagkain na ginagawa nila, sa bawat 1 liter ng distilled water, yung iba, sabi nila, kailangan pa ng patatas. Actually, ito po yung isang kinorek namin doon sa aming studies na ginagawa. Kasi dati, meron akong inasistihan na grupo. Sino na po nakapanood nung aking pelikula tungkol sa anaw? Wala. So, nasa YouTube po yun. Napanood nyo po? Yun po ay grupo ng mga kababaihan na kabilang sila sa Pures Municipality sa Tarlac, na walang ginawa ang mga tao doon kung hindi magkutuhan at magtong-its habang wala na po silang ginagawa sa bukid kasi nakikipagtanim lang sila eh. No? So, yun lang ang ginagawa nila. Inasistihan po namin. So, ako, for 9 months ko silang inaasistihan. Ito po ang assignment ninyo ngayon.
ihanda nyo itong mga gamit na to, next week babalikan ko kayo, tingnan ko kung ano na yung nagawa. Pagdating doon, sabi niya, Madam, wala po kaming nabili na patatas. Bakit po? Eh kasi po yung pambili ko, pinambaon ng anak ko kanina. Hindi mo naman siya mapapagalitan, ba't mo pagagalitan? Eh talagang pangangailangan niya yun. Di po ba? O yung pamasahe, pambaon. Yan po yung realities pagdating sa community. Sabi ko, ano bang po pwede kong gawin? Kung ganito, hindi sila pwedeng matuto ng dahil lang sa absent yung patatas. So, dumating po yung time na parang accidentally, naguhugas ako ng pinggan dun sa aming lababo, nakita ko yung mga sobrang kanin, na pinupuntahan siya ng maraming fungus. May color orange, may color blue-green, color white. Sabi ko, ano bang meron dito sa kanin? At pinupuntahan ng fungus. Eh, ang mushroom po ay fungus. So, tinest ko po siya, kasama yung potato dextrose agar, pinaglagaan ng kamote, pinaglagaan ng mais. Alam niyo po, lumilitaw dun sa aming studies na yung pinaghugasan ng bigas, ang mas maganda ang tubo niya. Bakit po? Hulaan niyo kung bakit. Ha? Kasi po, ang rice pala, di ba sabi natin, pag ikaw diabetic, huwag kang kakain ng maraming rice, ay ng carbo. Kasi yung carbohydrates po na yon ay nai-convert into sugar. So, ang fungus, may kakayanan po siyang i-convert yun into sugar at gamitin niya na source ng energy. Dahil po dun sa kanyang sugar. So, mabilis po siyang tumubo. Kaya po kami nagpapasimula lagi, yan po yung ilan sa mga technology na nage-generate namin, no? Sa amin po is gawin muna yung research. Hindi po ako magsasabi sa inyo ngayon ng kahit na anong bagay na hindi namin na-test sa aming opisina. Kasi yun po ang ultimate na objective namin. So, ang dali lang, distilled water, pinaghugasan ng bigas. Sabi ko, kailangan pala pinaghugasan lang bigas, sa susunod niyan, hindi na sila makakareklamo. Kasi araw-araw kang kakain, araw-araw kang magsasaing, tapos yung pinaghugasan mo, itatapon mo lang. So ngayon, gagamitin na nilang pang gawa ng pagkain ng mushroom. So, tatlong gulaman. Ano po yung mga equipment na kailangan para maiprepare mo siya? Ito ba? Wala ba ito sa inyo? Ito pong mga pressure cooker, malapit yan. Hindi po yan yung high-tech na autoclave. No? Actually, pwede kayong gumamit ng simpleng kaserola. Kaya lang, pagka po yung gano'n na hindi pressurized, yung init po niya kasi, lumalabas. So pagka lumabas, ibig sabihin, yung microorganism na pwedeng maging contaminant doon, possible na hindi napapatay. So ipoprolong mo ng pagluluto. Di po ba? So one time, bumili ka na ng halagang 2.5 na pressure cooker, iluluto mo lang po yung 30 minutes. So, nakatipid ka naman sa gas ng pangmatagalan. Okay? So, yan. May stove, kaserola, yung sandok. Lahat po ito makikita nyo ron eh. Imbudo lang yan. Diba? Kaya, palagi po siyang available. So, yan po, para makagawa ka ng culture media. Ito na ngayon yung itsura niya. So, inihalo-halo mo po. Yan yung una ha, nung patatas pa lang ang pinagsisimula nila. Nilaga yung patatas. Actually, nung nilaga po yun, ang kinukuha lang naman nun, katas. Kaya katas. Nilagyan niya ng sugar. Tapos nilagyan niya ng gulaman. Pero dahil nga po pinaghugasan na ng bigas, ano ang nabawas doon? Hindi ka na naglagay ng sugar. Gulaman na lang ang dinagdag mo. Nakatipid ka. So, ililipat po siya sa flat bottle. Once na nasa flat bottle na po siya, tatakpan ng bulak, tapos i-sterilize na ng 20 minutes mula po dun sa oras na kumulo. Ito po ang susi sa pagmamushroom. Dahil po yan ay microorganism, lahat po ng steps na gagawin natin dapat malinis at hindi po natin siya titipirin sa sterilization. Dahil microorganism po yung pinaparami natin, edible microorganism, organism din po ang kalaban yan para siya ay makontaminate. Sabi nga nung mga ibang nagpapatalastas, dapat dyan ay sipag at tiyaga. Huwag po nating shortcutin. Huwag tayo pong magso-shortcut. Pagka sinabi natin, ganito natin kahaba pakukuluan, ganun ang gawin natin. Bibigyan ko po kayo ng example uli sa anaw.
Meron doon, dahil sila po ay sanay nung pa-shortcut. Kasi ang instruction ko noon, tayo po ay mag-i-sterilize ng bag. Dapat po ang bag na ito ay 6 hanggang 8 oras nating pakukuluan. No? Pakukuluan para po mawala yung mga microorganism sa pag-produce ng bag. So ang bilang po ng oras ay mula sa kumukulo siya. So ang ginawa ni Manong na masipag, isinalang niya po yung bag sa drum, sinindihan niya, nagtongit, bumalik siya after 8 hours. Hindi po nasunog, wala kang apoy eh. Di ba? So walang nagbantay. So after 1 week, kasi 7 days pa lang po, makikita mo na yung performance ng mushroom. Hindi yung color white or yung color brown na mushroom ang lumitaw kung hindi puro berde. So yun na yung mga contaminant. Eh, libo-libo pong bag yung ginawa nyo. So nasira. Sabi ko, Manong, alam nyo po ba nang dahil sa senior cut nyo siya at niloko ninyo yung sarili nyo, pinipilit nyong paaminin na 8 oras yung pinakuluan, pakibilang po sa halagang 12 pesos yung ilang pong libong bags na nasira. Senior cut. So dyan po kasama din yung formation ng values. No? Formation ng values. Hindi simpleng basta makasunod ka. Gawin mo yan ng may pagmamahal. Hanap buhay mo yan eh. Di po ba? So laging yon. Kasama din yon. So yan yung mga challenge. Pasensya na po kayo. Ang dami kong pinakikailaman kasi ako po ay rural development practitioner. So sa mga ginagawa ko po, pinagkasal ko lang yung aking pagiging microbiologist. Pero yung heart ko kasi is, paano ko ba iaangat yung kahirapan ng buhay ng mga nasa rural area? No? So nakikita ko po lahat yan. Hindi lang yung, dapat may bag kayo. So what kung may bag sila? Hindi lang naman yung bag ang tagumpay. No? Pati po sa mga organizations, nag-form po ako ng cooperative. Sa Anao, yung cooperative po na yon, nagsimula po sila ng 36. Ang usapan po doon, magpuproduce po sila ng fruiting bag. Yung mga tao, maglalagay lang ng substrate sa fruiting bag, babayaran sila piso. So kung makaproduce sila ng 1,000 fruiting bag, may 1,000 piso sila. Di ba, saan ka naman makakakita noon? Sa 20 days na nagtatrabaho sila, sa tigi 1,000 maibabag, may 20,000 sila. Nagbabag lang po ng mushroom. Kumita ka halimbawa ngayon ng 500, magkano ang isi-share mo sa cooperative para later on, yung mga sharing na nilalagay nyo doon, nagbi-build up, lahat po ng mga gusto ninyong improvement sa mga business ninyo, pwede ninyong i-propose. Huwag po natin aasahan, pauutangin tayo ng land bank or pauutangin tayo ng ganitong bangko. The more po na may mga ganon, hindi natin tinutulungan yung sarili natin na umunlad, nagiging dependent tayo. No, self-help po ang pagtatayo ng cooperative. Okay po? So, yan. Ito pa po na, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay magpuproduce na ng mushroom, kung anong klase po ng mushroom yung gusto nyong paramihin, so doon kayo kukuha ng tissue. Baka mamaya, ito pala gusto nyong paramihin, doon kayo kumuha sa kabila. Sabi nyo, magic ma'am. Iba po yung lumabas. So, dapat kung ano po yung pagkukuhanan, ganun dapat. So, ganun pa rin, ini-sterilize pa rin siya, nilalagay na po dun sa pagkain na ginawa ninyo yung pinaghugasan ng bigas na may gulaman at ini-sterilize, nung tumigas na po, nilagay na dyan. After, ito po yung ginagamit na low-cost materials for sa paglalagay ng binhi. Para lang pong cabinet yan, na maliit, yan po ay para hindi makapasok yung mga hangin mula sa labas na may mga microorganisms. So yan, once po na mailagay doon, 7 to 10 days, ito na po yung itsura niya. Yung parang amag po na yan, makikita ninyo, magsisimula yan dito sa gitna at habang tumatagal po, kumakalat siyang unti-unti hanggang sa mapuno. Pag puno na po yan, ilalagay na ngayon dito sa tinatawag nating spawn bag. Yung isa pong ginagamit namin ay yung corn. Kasi yan po yung pinakamabilis na paramihin. Ito po yung process ng paglalagay ng binhi.
So ayan po siya after 2 to 3 weeks. Kumbaga, yung mga corn po na yun, hinugasan mo lang, in-sterilize mo ulit kung gaano katagal. At paglamig po niya, ililipat mo na ngayon doon yung tissue ng mushroom. So ilang days, gagapang po siya, puputi ng ganyan. Pag may ganyan na po kayo, pwede nyo nang ilagay sa fruiting bags. Ito. Ayan po oh, binubuhos lang doon. Lipat-lipat lang po siya. Kaya kung magsisimula kayo sa lahat-lahat nang wala kayong binhi, initially aabutin po kayo ng 3 months. Pero dapat huwag niyong hantayin na nayari niyo muna siya in 3 months at naubos, saka niyo lang uli gagawin. So another 3 months. Dapat ika-calendar niyo rin po na pagka na-set up niyo na itong isa, habang naka-incubate or pinapatanda po ninyo yung mga mushrooms, gumagawa na po kayo ng mga ibang batches para tuloy-tuloy. No, hindi yung kung kailan lang yung matapos, doon nyo lang po gagawin. So once po na ready na yung mga bags, isinali na po dyan yung grain, no, na merong binhi ng mushroom. Transfer medium lang po yon. Paglilipat natin ng binhi doon sa mga fruiting bags. So once malagyan po siya, pinapatanda lang ng mga around 3 to 4 weeks hanggang 1 month sa isang kwarto. At ito po ay magsisimula ng pumiti. Ito po yung mga sample ng mga contaminants. Halimbawa, ito po yung culture mo. Pag nahaluan po siya ng ibang kulay, ibig sabihin marumi yung pagkakamanner ng iyong pagkakagawa. Dapat po ay puting-puti siya. So sa grains, meron din pong ganyan. Pag hindi mo po siya napakuluang mabuti, yan po ang aanihin mo. So pag yan pilit mong nilagay sa bag, yun ding kulay berde po na yun ang aanihin mo. Lugi. No? Kasi hindi naman mushroom po yun lumitaw. So ito po yung ilan sa mga makeshift na mga fruiting houses. So ito po, hindi ko naman sinasabing dapat ganyan lahat. No? Hindi uniform. So base po sa aming experience, yung 1 square meter can accommodate 120 fruiting bags. So kung meron po kayong 1 square meter, magkakabit po kayo ng mga lube dyan na ihahang ninyo yung mga fruiting bags. Kaya niyang maglagay ng 120 na bags. Ngayon po, tayo ay dadako na. Ang ipapakita ko naman po sa inyo ngayon ay yung mga iba't ibang mushroom products na na-develop ng aming mga food technology sa DA. At ito po ay pinondohan ng Bureau of Agricultural Research through the Technology Commercialization Program. So, sabi namin noon, ang mushroom ay highly perishable. Ibig sabihin, mabilis siyang masira. Hinarvest mo siya ngayon, kahit gusto mo siyang ibenta, halimbawa sa Friday pa, lalo na kung matamad kang mag-market, minsan po, yung appearance niya ay hindi na appealing, no? Nag-deteriorate yung itsura. So, anong dapat na gawin? Ayaw naman naming maging dahilan yung hindi nyo siya maibenta na malugi kayo. So, ino-open po namin ito. Marami ng mga produkto na po pwedeng i-produce. At ito po ay makikita nyo rin dito kung magkano yung inyong po pwedeng kitain pa. So, meron po tayong mga mushroom patty, empanada, putupaw, yan. Creative lang po kayo kung mahilig kayong kumain. Lahat ng gusto nyong kainin, gawin nyo sa mushroom. So, makakadevelop po kayo na iba-ibang product. So, may putupaw, merong siomay, tusino. Actually po, itong tusino na to, isa sa pinaka nagustuhan ni Secretary nung kanyang matikman. Kakaiba po siya. Ito po yung mga, alam niyo yung mga fried na parang nagiging chicharon siya, para besuto, ganon. So, pwede po natin gawin sa mushroom yan. Yan rin po yung pwede niyong kitain. Ito po yung aming mushroom malunggay noodles. Fresh noodles po siya, na napakaganda po niyan pagka yan ang sinerve ninyo rin sa mga pang-breakfast, no, ng mga bata. Kasi ang kainaman po ngayon, pagka noodles, ano ba yung tinatarget mong consumer dyan? Pumapasok sa office, mga bata, mga nanay, ang dami. So, hindi ba ganun nag-iisip yung mga nagbi-business lagi? Sino bang target market ko? Kumpitin na nila kung ilang porsyento ng population ng Pilipinas yung may kumakain ng ganyan. So, ito po, sa noodles, ang laki ng potential. May mga dumplings,
embutido, tempura, parang kapatid po yan nung mushroom chicharon. Natikman nyo na ba yung mga mushroom chicharon dito? Mushroom cookies, yema, pastillas, so, bola-bola, pwede rin siyang i-mix sa gawing banana muffin, siopaw, lumpia, kikiam, ice drop. O yan po, chocolate flavor. So, ice drop, ice cream, tapa, longganisa, veggie balls, macaroons, waffle, cupcake, espasol, pie tart, pandesal, at ngayon pong natapos na kayo, sauce naman. No? So, merong ketchup, gravy, barbecue, sa fishball, sa chili, at yun po. Marami pa pong products na po pwedeng mabuo, no? Mula dyan at nandoon na rin po. Kaya dun sa inyong mga tanong kanina, para po sa mga grupo natin na hindi nakaintindi ng lecture, particular yung na-mention kanina ng mga Indonesian, pwede po nilang i-open yung aming how-tos na binuo po ng Mag-Agri Tayo. Yun po ay makikita ninyo sa YouTube at alam po si Nyerdy Nilabat dun sa kanyang Facebook. At for further inquiries po, bisitahin niyo po yung aming Facebook page, Clearc Mushroom Technology and Development Center, or po pwede po kayo mismong mag-email sa Bureau of Agricultural Research para po dun sa mga tanong ninyo. So, I hope na in-enjoy niyo po yung pakikinig sa aking lecture ngayong araw, at ako po ay nagpapasalamat sa opportunity na to na kayo ay nakapakinig sa akin. So, yun lamang po. Magandang hapon at happy mushrooming!